Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa katahimikan, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit nating pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin. Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 piling karwaheng pandigma. Kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo, ang mga kawal ng paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi Hahirot, sa tapat ng Baal Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya't dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari.
Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag na kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa naming manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ko tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Sila'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kaniyang pangalan. Nang ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tambo ay mangagsilusong, ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay, kaniyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat. Nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtaniyang tagumpay. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan, nandambuhalang isda. Gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Karunungan ni Solomon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay nakatuon sa usapin ng karunungan. Sapagkat ang taong hiwalay sa karunungan ng Diyos, kahit na anong mangyari sa kaniyang buhay, hindi niya maiintindihan ang tandang ibinibigay ng Diyos. Palagi pa rin siyang maghahanap ng rason sa tanda ng Diyos at palaging maghahanap ng ibang tanda kahit na ibinibigay sa kanya ng Diyos sa kaniyang harapan ang tandang kailangan niya. Parang mahirap unawain. Malalim ang ebanghelyo sa araw na ito. Pero gusto kong pababawid natin para mas maunawaan nating mga ordinaryong tao kesa sa kaisipan ng Diyos na may hirap nating arukin kahit nung gawin nating pagsasaliksik. Magbibigay ako ng halimbawa. Noong mga nakaraang taon, may mga grupo ng estudyante na nag-educational tour sa Cavite. Sila ay galing sa mga subdivision sa Manila. Sabihin nating mga mayayaman na mga bata, no, galing sa mayamang pamilya. Pagdating nila doon sa seminary, inilibot namin sila sa buong seminaryo at sinabi namin, ako in particular, ito ang halaman o puno ng saging. Alam mo ang reaksyon ng mga bata? Ganito pala ang itsura ng puno ng saging. Sila ay nagulat. Namangha doon sa physical na kaaniyuan ng saging. Kaya ang tanong ko sa kanila, ano ang nakagugulat? Kasi po, Father, first time po naming makakita ng physical na saging, na puno ng saging. Nakikita lang po namin sila. Saan?
sa libro. Kasi nga, wala nang halaman sa mga ibang subdivision. Ano po ang gusto kong sabihin? Iba po yung nalalaman sa natututunan. Iba yung nalalaman sa natututunan. Kaya sa Ebanghelyo, pwede nating sabihin, knowing about God and knowing God. Yung knowing about God, katulad ng mga eskriba at pariseo, ang dami nilang alam tungkol sa Diyos. Ang dami nilang kautosang alam na laging tumutukoy sa kagustuhan ng Diyos. That's knowing about God. Pero sa kaduluhan ng Ebanghelyo, sinasabi sa atin ni Jesus na ang karunungan ni Solomon, the wisdom of Solomon, ang hinanap ng reyna ng Timog, ang Queen of Sheba, para makinig at maranasan kung anong karunungan meron si Solomon. Kung ang knowing about God ay theoretical, ang knowing God ay hindi theoretical kung hindi experiential. Matututunan versus malalaman. Malalaman lamang natin ang karunungan ng Diyos kung tayo ay nakaugnay sa Diyos at marunong bumasa ng karunungan ng Diyos. Malalaman lamang natin ang tandang ibinibigay ng Diyos kung marunong tayong bumasa ng tanda ng Diyos. Head level versus heart level. Sa pakikipag-usap sa Diyos, ano ang palagi mong ginagamit? Head level ka ba? Na palagi kang nagtatanong, palagi kang nagdududa, palagi kang mayroong reservation tungkol sa Diyos. O ikaw ba ay heart level na ibinibigay mo kung anong nararamdaman mo sa Diyos para makita mo ang tanda at sagot sa hinahanap mo? Hindi laging pwede na matalino ang ating approach sa Diyos, sapagkat kailanman hindi ibinibigay ng Diyos sa mga taong matatalino at mapagmataas ang wisdom na kailangan ng tao. In fact, tayo ngayon ay nabubuhay sa isang pamayanang pinagtutunggali ng kasinungalingan. Tayo ay nabubuhay sa isang pamayanang wala nang batayan kung hindi ang karunungan ng tao, pero nawawala ang karunungan ng Diyos. Palagi tayong nagja-justify sa mga bagay na mali para gawin nating tama dahil ito ang mas kumbinyente sa ating lahat. Ayaw natin ang wisdom ng Diyos dahil nagtuturo ito na magkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng Kaniyang kapangyarihan. Sapagkat ang tunay na karunungan ay hinahanap. Ang tunay na karunungan ay pinagtitiisang hanapin, katulad nitong Queen of Sheba na nag-travel ng 1,400 kilometers
para lamang hanapin si Solomon at maranasan ang karunungan na si Solomon na bigay ng Diyos. Pero ang sabi ni Jesus Nazareno, higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang ating poong Jesus Nazareno ay mas di hamak na higit kaysa kay Jonas at kaysa kay Solomon. Malalaman natin, pero hindi natin matututunan ang karunungan ng Diyos kung walang pagpapakumbaba, kung walang paghahanap, kung walang pagkauhaw, kung walang pangangailangan sa ating sarili. Palaging wisdom ng tao na limitado at palaging hindi tama kapag tayo ay nanatiling nakadugtong sa kakayahan natin bilang isang matalino at marunong. Pero ang tunay na matalino, ang tunay na marunong, ang hinahanap ay ang karunungan ng Diyos at humihingi ng tanda ayon sa pangangailangan ng kaniyang kaisipan at ng kaniyang buhay. Tayo po ay maglakbay. Ibig sabihin ng maglakbay, maglakad pa ng mas malayo upang mas makita natin ang karunungan ng Diyos. Kahit saang lugar ka pumunta, hanggat meron kang pagpapakumbaba, hanggat meron kang pagmamakaawa sa Diyos, mararanasan mo ang karunungan at ang tanda mula sa langit. Maraming humihingi ng tanda. Baka naibigay na, hindi pa nakikita. Sapagkat nababalutan ng talino ang lahat ng ating ginagawa. Subukan mo namang magpakumbaba. Gamitin mo naman ang puso mo upang dinggin ang pintig ng tanda ng Diyos sa ating buhay. Sana ang Ebanghelyo sa araw na ito ay maghatid sa atin na ang tunay na karunungan ay magmumula sa puso ng tao. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila.
Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasa mo mula pa noong unang kaniyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kaniya magpakailanman sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginagarap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasad mo ito sa kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsilot po ang lahat. Narito si Jesus, ang imahe ng karunungan ng Ama. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Alone is our strength.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministries, organisasyon, at samahan po ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na Hulyo 25, 2023, araw po ng Martes. Bukas po ito sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverendo Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest ng Santo Niño, Parish Maykawayan, Bulacan, Diocese of Malolos. At mga paalala po sa mga nagsisimba, pinalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana po ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapilang ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nazareno, sinasama ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinamahal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,